Okay, maraming salamat, Eunice. Okay. Isa, meron tayong mga alituntunin na dapat tandaan sa ating online class. Magbigay ka nga ng isa, Julius. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon, Julius. Ma'am, ano po? Magbukas po ng camera. Okay, magbukas ng camera, tama. Lahat ba nakabukas ng camera? Para makita ko yung guwapo at maganda. Okay, very good. Okay, magbigay ka pa nga ng isa, Buena. Makinig po sa guro. Okay, Cherry, ito naman. Makibahagi po sa ayan. Okay, magaling. Narito pa ang ibang mga alituntun na dapat yung tandaan, mga bata. Una, makinig ng mabuti para maunawaan ninyo ang ating aralin. Pangalawa, umupo ng maayos para maging komportable kayo sa inyong pag-aaral ngayon sa ating online class. At ang panghuli, makibahagi sa talakayan tulad ng sinabi ni Cherry kanina. O kapag meron kayong nalalaman tungkol sa ating aralin, pwede kayong magbahagi. Naintindihan ba mga bata? Okay, sundan nyo lahat yan ah. Opo. Ito naman, dumako tayo sa pagtatala ng mga lumiban sa klase. Okay, sa pangkatwan, sa Mat Galing Group, Eunice, Mercy, Cindy at Mary Ann, may lumiban ba sa inyo? Wala po, ma'am. Present. Hindi na rin po ako marinig at lahat kayo ay andito sa ating online class. Okay, ang pangkatwo, ang Mathusay Group. Julius, Roan, Eva, Genevieve at Helen. Lahat ba kayo andito? Apo. Okay, nagagalak akong marinig na lahat kayo ay andito sa ating online class. At ang panghuling grupo, ang Matalino Group. Cherry Lynn, Buena, Cherry, RG at Rosella. May lumiban ba? Opo. Sino po ang lumiban? May lumiban ba sa inyo? Si RG po! Okay, si RG. May sakit. Pakisulat, Cherry, at ibigay sa akin ang listahan ng lumiban mamaya. Okay, pakibasa nga ang nasa screen mga bata ng sabay-sabay. Math time. Ibig sabihin, oras na para sa pag-aaral ng inyong asignaturang matematika. Pero bago yan, tayo muna ay aawit ng isang kanta na may pamagat na I Love Math. Okay, may inihanda akong audio or musika dito. Susundan nyo lamang iyon. Naintindihan ba mga bata? Opo. Okay, narito ang musika. Kanta lahat. Opo. I love math. It is so exciting. Very interesting. I love math. Okay, nag-enjoy pa kayo sa ating inawit mga bata? Opo! Ay, nakuha ako marinig na kayong lahat ay nag-enjoy. Okay, anong paraan nyo inawit yung ating kantang I Love Math? Sa paraang mabilis ba or mabagal? Cindy? Nandiyan ba si Cindy? Masigla po, ma'am. Masigla at ito ba ay mabilis? Bigat ang tamang bilis po. Okay, sa paraang mabilis. So sa musika class, ano yung tawag sa bilis at bagal ng isang musika or tunog or tugtugin? Tempo. Mahusay. Ang tawag po dito ay tempo.
Okay, naunawaan ba mga bata? Anong tawag sa bilis o bagal ng isang sagay? Okay, ngayon naman, dumako tayo sa ating drill. Okay, ang pamagat ng ating drill ngayong tanghali ay matitinig ba? Okay, titignan ko kung sino sa inyo ang matitinig sa matematika. Okay, hindi yung matinik na ano ha, natinik dahil sa kinayang isda ha. Okay, meron akong inihandang mga dapat yung sagutan dito. Ito ay may kaugnayan sa mga operasyon or operations na natalakay na natin ng mga nakaraang markahan. Okay, handa na ba kayo? Handa na ba mga bata? Okay. Narito ang unang, narito ang panuto. Ibigay ang tamang sagot sa bawat bilang. Okay, una. 10 plus 4 or 10 dagdagan ng 4, anong magiging sagot? Teacher! Yes, Helen. Ma'am! O teacher! O siya o Bena. 10 plus 4 14. Okay, 14. Mas galing. Ang galing naman ni Buena. Okay, sunod. 6 plus 4 equals... Sinong gusto sa sumagot? Ako Mercy. Po. 6 plus 4 equals 10. Wow, mathusay, Mercy. 6 plus 4 equals 10. Sunod. 10 minus 5 equals? Ma'am! Yes, yes. Ma'am! 10 plus 5 ay 5. Okay, magaling, Eunice. 10 minus 5 equals? 5. Okay, sunod. Okay, ito naman. 2 times 3 equals? Ako, teacher! Ma'am, ako! Terry! Multiplied by 3 is equal to 6. Multiplication, 2 times. Ulitin, Cherry. 2 times 3 equal to 6. Okay, math husay, Cherry. 2 times 3 equals 6. Okay, at ang panghuli? 4 times 2 equals? Ma'am, ako! Helen. 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 4. Pwede pa rin yan. 4 times 2 equals 8 po, ma'am. Okay, Matt. Galing, Helen. 4 times 2 equals 8. Okay, ngayon naman, class. Ngayon naman, tayo ay magkakaroon isang pampasiglang gawain. Pero bago yan, nais ko muna kayong batiin ng congratulations dahil lahat kayo ay nakasunod sa ating nakaraang mga talakayan sa mga online markahan. Okay, oras na para sa inyong pampasiglang gawain. Okay, narito ang panito. Suriin ang mga binigay na larawan. Ihanay ang mga larawan sa loob ng kahon sa mga larawan sa ibaba. Piliin lamang ang numero ng bawat larawan na kapareho nito sa loob ng kahon. Okay, naiintindihan nyo ba ang panuto, mga bata? Naiintindihan nyo ba? Okay, narito ang unang larawan. Okay, anong nakikita nyong larawan sa itaas na banda ng ating screen? Anong tawag dito? Wait, teacher, may word ko po yan. Ito ni Eunice. Anong tawag dito, Eunice? Tolong yan, teacher. Kailangan kumain tayo ng gulay, mga bata, ha? Para kayo maging masong. Okay, Eunice, anong tawag dito? Talong po. Okay, ito talong ay? Po. Talong. Okay. Hahanapin daw natin ang kapareho ng nasa itaas na larawan sa mga larawan na nasa kahon. Okay, ibibigay nyo lang ang bilang ng mga larawan, ha? Ako, teacher! Ito po! Buena, ibigay nga ang kaparehas ng larawan? 2! Okay, 2, mahusay. 5! Okay, Buena, pagbigyan natin ng iba, ha? Pakinute ang microphone. Akala ko lang, teacher!
Magaling ka, Brenna, pero yung iba naman. Ayan. Salamat, Brenna. Ma'am. Brenna, oh. Okay, sunod. Ikaw naman, Roan. Anong ma'am. Ang kaparehas. 16 po. Okay, 16. Sunod. Sunod. Ma'am. Yes. Mary Ann. 6 po, ma'am. Okay, 6. Sunod. Okay, sunod. Ikaw naman, nandiyan ba si Eva? Eva. 12 po, ma'am. Okay, 12. Sunod, Cherilyn. Cherilyn. Ayan po ba si Cherilyn? 16 po. Okay, 16. Sunod, ikaw naman, Rosella. Kapareng ng tanong. Kapareng. Rosella, andyan ba si Rosella? Okay, tulungan mo nga, Cherry Ann. 18 may man. Okay, 18. At ang panghuli, Cindy. Ma'am. Cindy, pakibigay nga. 21 po. Okay, 21. Okay, class, meron po ba kayo nakikitang kaparehas ng parang na nasa itaas? Wala na po. Okay, wala na. Wala na po. Ang pangalawang larawan. Ano po ang makikita niyong larawan sa itaas? Anong tawag dito? Eunice, anong tawag ma'am, dito? Ma'am, alcohol. Ma'am, alcohol po. Okay, alcohol. Okay, maaari mo bang hanapin ng kaparehas dito Jenny sa loob ng kahon, Jenny B? Nandiyan ba yeah, si Jenny opo, B? Ma'am. Okay, anong numero, Jenny B? Number 8, ma'am. Okay, mahusay. Numero or bilang? 8. Ano pa? Anong ma'am bilang pa? Ma'am. Julius. Ma'am, number 9 po. Okay. Matgaling, Julius. 9. Okay, pag hindi po tinawag mga bata, pakimute po ang ating microphone. Salamat po. Okay, ano pang numero or bilang ang kaparehas ng larawan sa itaas? Magbigay ka pa nga. Brenna. 20. Okay, matusay. 20. Okay, meron pa ba? May nakikita pa ba kayo mga bata? Wala na po. Wala na. Sunod natin ang anong tawag dito, Rosella? Face. Okay, face. Yes. Okay, hanapin mo ang kaparehas nitong larawan sa kahon, Rosella. Rosella, nakamute ka. Ay, may salming ko pa, alam. Okay, pakitulungan nga si Rosella, Mary Ann. Para di kwarto ni nanay, di ba ba si nanay? Pakimute ang microphone. Pareho. Di ba ba kung pareho? Ang kulay ba? Hindi, ako yung kaparehas niya. Jenny B? Ma'am, ako po, ma'am. Pakimute. Oh, sige, Jenny B, ikaw na. Ano alin dyan ang kaparehas ng larawan sa itaas? Anong bilang? Number 3, ma'am. Okay, number 3. Mahusay. Ma'am. Okay, magbigay ka pa nga, Mary Ann. Number 11 po, ma'am. Okay, 11. 11 po, ma'am. Okay, mahusay. Okay, Eunice. 13 po, ma'am. Okay, 13. Ako po, ma'am. Mercy. 17. Okay, 17. Next. Ma'am. Ako ikaw po. Ikaw naman, Julius. Ma'am, number 15. Okay, 15. May nakikita pa ba kayo mga bata? Nakaparehas ng face mask? Wala na po. Okay, na, sunod natin ang anong tawag dito? Bola! Okay, bola. Ay, hanapin mo nga ang kaparehas, Cherry Ann. Okay, matusay.
24. Sunod. Roan. 19 po. Okay, Matt Galing. 19. Denise? 24 po. Okay, 24. Meron pa ba kayo nakikita? Wala na po. Okay, wala na. Okay, sunod. Ibigay mo ha, kaparehas ng larawan. Sarap na naman dito nyo ba? Nasa larawan mga bata? Opo, teacher! Tilap po niya, teacher. Masarap yan, di ba? Opo. Ilang masarap, masustansya pa. Trabini kami na. Okay, mamaya pag nakasagot kayo ng tama, bibigyan ko kayo ng mansanas pag tayo ay nagkita na, pag pwede nang magkita, okay? Okay, ibigay mo. Ibigay mo ang kaparehas, Bena. Teacher! One. Okay, mahusay, Bena. One. Sunod. Pakimute ang microphone, Bena. Ayan, salamat. Okay, sunod. Roan. Anong bilang? 7 po. 7. Okay, magaling. 7. Okay, sunod. Ah, ikaw naman. Andito ba si... Ako, mama. Ako dito na ako. Si Sherilyn. Mama ko. Sherilyn. Mama ko po. Sherilyn? CR po, ma'am. Okay, pakitulungan nga, Eva. CR din po, ma'am siya. Mama ko na lang po, ma'am. Tampo. Okay, Eva, anong numero? 10 po, ma'am. Okay, 10. Okay, sunod. Ah, ikaw naman. Helen. Mama, ma'am, 14 po. Okay, 14. Matt Galing. Sunod, Rosella. Ma'am, 22 po. Okay, 22. Okay, may nakikita po ba kayong kaparehas ng mansanas, mga bata? May wala na po. Okay, wala. Oh, okay, natutuwa akong makita mga bata at marinig sa inyo na napaka-aktibo ninyo sa ating pampasiglang gawain. Ngayon naman, may mga katanungan ako para sa inyo. Ay, meron pa po. Okay, bago ang katanungan mga bata, meron pa pala tayo dito. Anong nakikita ulit natin? Ito yung ating nabuong mga larawan. Okay. Talong. Anong tawag ulit dito sa grupo ng mga ito? Anong tawag dito sa gulay na ito, mga bata? Talong. Okay, yan ay grupo ng mga talong. Okay, may tanong ako, mga bata. Bakit dapat kumain ng gulay ang isang batang tulad mo? Okay. Roan? Ma'am. Bakit dapat kumain ng gulay ang isang batang tulad mo, Roan? Para po maging malusog. Okay, magaling. Para tayo ay, or para kayo ay maging malusog. At hindi lang malusog, para rin kayo ay lumakas. Okay, ano kaya ang vitamina ang nakukuha sa talong mga bata? Eunice? Alam ko yun kasi favorite ko yan. Okay, anong A po. Okay. Vitamin A. Magaling, vitamina A. Ang vitamina A ay nakakatulong para kayo ay laging maging malusog. Kaya kayo mga bata, ugaliing kumain ng gulay. Hindi lang talong ang dapat kainin ha. Marami po tayong iba't ibang klase ng gulay. Okay, sunod na katanungan. Basahin mo nga, Buena. Pakibasa nga. Ano ang kabuuang bilang ng talong? Okay. Maari mo bang sagutin, Buena? Pakibilang? 8 po, teacher. Okay, tignan natin kung tama si Buena. Sabay-sabay tayo magbilang, mga bata. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Very good, Buena. Kabuuang bilang ng talong ay walo. Okay, sunod.
Okay, ito yung nabuo niyong larawan sa pangalawa. Ito ay mga alcohol. Okay, may katanungan ako para sa inyo mga bata. Anong naitutulong ng alcohol sa ating kalusugan? Julius? Anong naitutulong ng alcohol sa ating kalusugan? Nakatulong po ang alcohol para mapanatiling malinis ang ating kamay. Okay, magaling, Julius. Okay, nakakatulong ang alcohol para laging malinis ang ating kamay at nagbibigay din ito ng protection laban sa virus. Lalong-lalo na ngayon, di ba? Meron tayong kumakalat na COVID-19 virus. Kaya kayo mga bata, lagi dapat magdala ng alcohol. Laging lalagyan ng alcohol ang ating mga kamay. Okay. Pakibasa ang tanong, Mary Ann? Mary Ann? Ano ang kabuuang bilang ng alcohol? Okay. Ano ang kabuuang bilang ng alcohol? Apat po, ma'am. Okay, apat. Tingnan apat. Nga natin. Bilangin natin ng sabay-sabay, mga bata. Isa. Isa. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Apat. Ang kabuuang bilang ng alcohol ay apat. Mat galing, Mary Ann. Okay, sunod. Okay, narito na ang mga face masks. Okay, narito ang katanungan. Basahin mo at sagutan. Gusto ko si Eunice. Bakit mahalaga ang face mask sa atin lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya? Okay, Eunice, maaari mo bang sagutin? Ito po yung ano, ma'am, nagbibigay ng protection sa atin sa COVID. Okay, magaling, Eunice. Ang face mask ay nagbibigay protection sa atin laban sa COVID. Kaya kayo mga bata, pag kayo ay lalabas ng tahanan, laging magsusuot ng... Ano laging susuotin ninyo? Face mask. Okay. Pakibasa nga, sagutan. Julius? Julius? Hi. Bilang face mask ang inyong nakikita. Okay, Julius, ilang face mask ang iyong nakikita? Ma'am, lima po. Lima? Tignan nga natin. Bilangin natin mga bata. Bilangin nga natin mga bata kung tama si Julius. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Julius, ilan ang face mask? Julius, ilan lahat ng face mask? Ma'am, anim po pala. Ay, anim ang lahat. Ma'am, po kasi ng isa niyo, ma'am, yung isa sa dulo. Ay, naharangan. Sige. Ano natin? Okay. So, anim lahat ng face mask. Okay, sunod. Okay. Narito ang katanungan. Maaari mo mang basahin at sagutan, Cindy? Cindy daw. Cindy? Ano? Anong sport ang inyong pwedeng laruin gamit ang bolang Okay. Okay, anong sport na pwedeng laruin gamit ang bolang inyong nakikita? Cindy, anong pwede mong laruin dyan? Basketball po, ma'am. Okay, magaling, Cindy. Basketball. Okay, class. Meron pa ba kayong alam na sport na pwedeng laruin gamit ang iba pang bola? Magbigay ka nga, Rosella. Bukod sa bola ng basketball, meron pa ba kayong alam na bola or laro na pwedeng laruin gamit ang ibang bola? Ma'am,
Volleyball. Okay, volleyball. Okay. Meron tayong volleyball, softball, at marami pang iba na mga laro or sport na pwedeng laruin gamit ang iba't ibang klase ng bola. Okay. Ano ang kabuang bilang ng bola? Buena? Ilan lahat ng bola? Apat, teacher. Okay, tingnan nga natin. Okay, magaling, Buena. Ang mga bolang ito ay may kabuang bilang na apat. Okay, sunod. Yung paborito ninyo, mansanas. Okay, narito ang katanungan. Ano ang bitaminang nakukuha sa mansanas? Okay. Cherry Ann, anong bitaminang nakukuha sa mansanas? Vitamina C, ma'am. Okay, magaling. Vitamina C. Ano bang naitutulong ng vitamina C sa ating katawan? Eunice? Papalakas ng ating resistensya. Okay, magaling, Eunice. Ang vitamin C or vitamina C ay nagpapalakas ng ating resistensya. Okay, kaya kayo mga bata, ubalingin din kumain ng mga prutas. Hindi lang mansanas ha, marami po tayong iba't ibang klase ng prutas. Ilan lahat ng mansanas? Eva? Anim po, ma'am. Okay, anim. Bilangin nga natin. Isa. Sabay-sabay tayo. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Apat. Lima. Apat. Anim. Okay, so meron tayong kabuang bilang na anim. Okay, ngayon mga bata, meron akong mga talong ulit dito. Okay, may katanungan ulit ako para sa inyo. Basahin mo nga, Eunice. Ilang bahagi o pangkat ng dalawa ang mabubuo mula sa talong? Okay. Meron tayong walang talong dito mga bata, di ba? Kaya ang gagawin daw ay papangkatin natin ito sa tigdadalawang talong bawat angkat. Okay, magbibilang lang tayo mga bata. Okay, isa, dalawa, isang pangkat, isa, dalawa, kalawang pangkat, isa, dalawa, isang pangkat, isa, dalawa, apat na pangkat. Okay, ilang bahagi ang pangkat ng dalawa ang mabubuo sa walong talong? Bilangin mo nga. Apat. Okay, meron tayo. Apat. Dalawa. Tatlo. Apat na pangkat o grupo ng tigdadalawang talong. Okay, sunod. Sa alcohol naman. Ay, ilang bahagi o pangkat ng dalawa ang mabubuo mula sa apat na alkohol? Okay. Buena, ilang bahagi kayo o pangkat ng dalawa ang mabubuo mula sa apat na alkohol? Dalawa po, teacher! Tignan nga natin. Isa, dalawa, isang pangkat. Isa, dalawa, kalawang pangkat. So meron tayong dalawang pangkat o grupo. Mahusay, Buena. Okay, sunod. Face mask. Ay, basahin mo nga ang katanungan. Cherilyn? Ilang ba si Cherilyn? Bahagi o pangkat ng tatlo ang mabubuo mula sa anim na face mask? Okay, meron tayong anim na face mask dito mga bata, di ba? Okay, ipapangkat daw natin sa tigtatatlo. Ilang pangkat kaya ang ating magagawa? Magbilang mga bata. Isa, dalawa, tatlo, dalawa, isang pangkat. Tatlo. Isa, dalawa, tatlo, dalawang tatlo. So, ilang pangkat ang ating nabuo? Okay, dalawang pangkat. Dalawang pangkat. Wow, ang gagaling naman ng mga bata.
Okay, sunod. Sa bola naman. Basahin mo nga, Cindy. Basahin mo nga. Ano lang? Ilang bahagi o pangkat ng dalawa ang mabubuo mula sa apat na bola? Okay, salamat, Cindy. Okay. Ilan daw lahat ng bola, mga bata? Okay, meron tayong apat na bola. So, papangkatin natin sa tigda dalawa ulit. Ilang pangkat kaya ang mabubuo? Cindy? Bola. Ilang pangkat kaya? Okay, tingnan nga natin. Isa, dalawa, isang pangkat. Isa, dalawa, dalawang pangkat. So, meron tayong... Okay, magaling Cindy, dalawang pangkat. Magaling Cindy, dalawang pangkat. Sunod, mansanas. Ay ilang bahagi o pangkat ng dalawa ang mabubuo mula sa anim na mansanas? Okay, magbilang tayo mga bata. Tigda dalawang mansanas bawat pangkat ha. Isa, dalawa, isang pangkat, isa, dalawa, dalawang pangkat, isa, dalawa, dalawang pangkat. O, ilang bahagi daw pangkat ng dalawa? Tatlo po. Tatlong pangkat o grupo. Okay, naunawaan nyo ba mga bata? Opo. Okay, ngayon mga bata, anong napansin nyo sa inyong gawain? Eunice? Ano yung ginawa nyo? Naghati-hati po. Okay, naghati-hati. Ano pa? Bena, ano yung ginawa nyo, Bena? Ma'am. Pinag-grupo o pangkat po yung mga prutas at ibang bagay. Ay, magaling. Okay, nag-grupo at nagpangkat kayo ng mga bagay. Okay, sunod. Okay, mula dun sa inyong gawain, ano sa tingin nyo ang ating paksang aralin sa araw na ito? Julius. Sa tingin ko po, ma'am, ang aralin po natin sa araw na ito ay pagpangkat ng numero. Okay, magaling, Julius. Meron kang ideya. Sino pang may ibang ideya, mga bata? Ano kaya sa tingin niyo ang paksang aralin natin ngayon? Ako, teacher! Bena? Sa tingin ko po, ang ating paksang aralin sa araw na ito ay pag-ahati. Okay, pag-ahati. Magaling, Buena. Okay, ngayong araw, ang tatalakayin natin ay tungkol sa pagpapakita at paglalarawan ng pag-ahati at pagsulat ng kaugnay na equation sa bawat uri ng sitwasyon. Okay, nasa ikatlong markahan na tayo mga bata, nasa unang linggo. Okay. Meron tayong mga layunin ng ating paksang aralin ngayong tanghali. Una, na ipapakita at ilalarawan ang pag-ahati bilang equal sharing, repeated subtraction at equal jump sa number line. Kalawa, nakasusulat ng kaugnay na division equation sa bawat uri ng sitwasyon. Ang panghuli, naiuugnay sa tunay na buhay ang pantay na pag-ahati. Okay, meron din tayong tinatawag na MELK o pinakamahalagang kasanayan sa pag-ahati. Okay, visualizes and represents division and writes a related equation for each type of situation. Equal sharing, repeated subtraction, equal jumps on the number line, and formation of equal groups. Okay, class. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng pag-ahati? Eva, ano ang ibig sabihin ng pag-ahati? Meron ka bang ideya? Eva? Nag-CR po, ma'am. Sherilyn, maaari mo bang tulungan si Eva? Sherilyn? Ma'am. Sige po, Sherilyn. Ano ang tawag sa pag-ahati sa Ingles?
Ano po, division. Okay, magaling. Ang paghahati ay tinatawag na division sa English. Pag sinabi nating paghahati mga bata, ito ay proseso kung saan hinahati natin ang bawat bilang ayon sa nakasaad pang isa pang bilang. Kaya meron tayong iba't ibang paraan para mailarawan at maipakita ang paghahati. Una, ang equal sharing. Pangalawa, ang repeated subtraction. At ang pangatlo, ang equal jumps sa number 9. Pero uno nating tatalakayin ang equal sharing. Basahin nga mga bata na sabay-sabay. Equal sharing. Sinabi natin equal sharing. Okay, dito muna tayo sa equal. Ano ibig sabihin ng equal sa Tagalog? Ano sa Tagalog ang equal? Pantay. Okay, pantay. Okay, ang sharing. Ang sharing naman. Julius? Narinig ko si Julius. Sharing, ano ibig sabihin ng sharing sa Tagalog? Pamahagi, ma'am. Okay, magaling. Pantay na pamahagi. Okay, pag sinabi natin equal sharing mga bata, ito ay ang pagbubukod o paghahati ng mga bagay na magkapareho ang dami o tinatawag ito na pantay-pantay na paghahati. Okay, para lubos yung maunawaan mga bata, may inihanda akong halimbawa dito. Okay, meron tayong mga larawan ng, ano yung nakikita nyo mga bata? Bulaklak po. Okay, mga bulaklak po. Sabi dito, ilang grupo o pangkat ng dalawa ang maaring mabuong mula sa 10 bulaklak. Ilan daw lahat ng mga bulaklak natin na nasa screen, Eva? Ilan lahat ng bulaklak na nakikita nyo? Eva? Nasa CR pa rin po, ma'am. Nasa CR pa rin, sige. Ah, si Helen na lang. Si Helen. Ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampu po, ma'am. Okay, magaling Helen. Meron tayong 10 bulaklak. Okay, mula dito sa 10 bulaklak, hahatiin natin ng tigda dalawa. Magbilang kayo mga bata ha, ng tigda dalawa ha. Okay, isa, dalawa, unang pangkat. Sabayan niyo ako mga bata sa pagbibilang. Isa, isa, dalawa, dalawa. Dalawang pangkat, dalawang pangkat, tatlong pangkat, isa, dalawa, apat na pangkat, isa, dalawa, lima, apat na lima. Ilan ang pangkat na ating nabuo? Okay, meron lima tayo. Po, ma'am. Lima. Ayan, tatlo, apat. Okay, limang pangkat o grupo. Okay, ngayon naman class, mula dun sa ginawa nyo, magsusulat tayo ng division equation. Okay, sa pagsusulat ng kaugnay na equation gamit ang equal sharing mga bata, kailangan alamin ang kabuuang bilang ng mga bagay sa isang set o grupo at hatiin ito ayon sa bilang o dami ng kasama sa pangkat. Okay, susulatan natin ito ng division equation. Okay, una daw, haalamin natin yung kabuuang bilang ng mga bagay. Okay, ilan lahat ng bulaklak? Ilan ang lahat ng bulaklak? Ma'am. Isusulat natin yung division symbol. Okay, ganito ang itsura ng simbolo ng division mga bata ha. Okay, sunod. Okay, ilang bulaklak bawat pangkat? Ang nakikita mo, Eunice, ilang bulaklak bawat pangkat? Dalawa po. Dalawa po. Okay, dalawa. Yan ang magsisilbing pangalawang numero. Equals
Okay. Ilang pangkat ang inyong nabuo? Ilang pangkat? Ma'am. Okay, Cindy, ma. Na? Cindy? Lima po, ma'am. Okay, lima. Okay, so ang ating division equation ay 10 divided by 2 equals 5. Ulitin nyo nga, mga bata. Basahin nga. 10 divided by 2 equals 5. Oh, magaling naman magbasa ng mga bata. Okay. Merong iba't ibang bahagi ang division equation. Okay, ang 10 ang tawag po dyan ay dividend. Okay, ano ba ang dividend? Okay, pag sinabi nating dividend, ito ay bilang o numero na hahatiin. Okay, meron din tayong division symbol or yung simbolo para sa division. Okay, ang 2 ay tinatawag nating divisor. Ano ba ang divisor? Okay, ang divisor ay ang bilang na maghahati sa dividend natin. Okay, sunod. Itong 5 na to, anong kayang tawag dito? Ang tawag po dito ay quotient. Ang tawag sa sagot sa paghahati. Okay, tandaan mga bata, pag sinabi nating division equation, kompleto po siya. Meron siyang dividend, meron siyang divisor, at meron siyang quotient. Pag wala ang quotient, hindi po yon division equation. Naintindihan po mga bata? Naunawaan ba? Okay. I-open ang mic. Naunawaan ba? Opo. Okay. Okay. Dumako tayo sa ikalawang tanong. Maaari mo bang basahin, Julius? Ilang grupo o pangkat ng lima ang maaaring mabuo mula sa 10 bulaklak. Okay, ilang grupo, pangkat ng lima, maaaring mabuo mula sa 10 bulaklak. Okay, maaari mo bang sagutan? Buena, ilang grupo kaya o pangkat ng lima ang maaaring mong mabuo mula sa 10 bulaklak? Dalawa po. Okay, tignan. Dalawa po, teacher. Okay, tignan nga natin kung tama si Gwena. Magbilang kayo mga bata ha, ng tigli lima. Isa, dalawa, tatlo, apat, isang pangkat. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Meron tayong pangkat 1 at pangkat 2. So, meron tayong dalawang pangkat. Okay, matgaling, Gwena. Dalawa ang iyong sagot. Okay, ngayon, ang ating division equation ay 10 dahil 10 ating bulaklak divided by 5 kasi tigli 5 bawat pangkat. Ang ating sagot ay 2 dahil dalawang pangkat ang ating nabuo. Ulitin nga, basahin nga ang ating division equation. 10 divided by 5 plus 2. Ikalawang halimbawa. Pakibasa nga. Sumuan. Ang 12 mangga ay hinati sa 4 na bata. Ilang mangga mayroon ang bawat bata? Okay. Ang 12, salamat Roan. Ang 12 mangga ay hinati sa 4 na bata. Ilang mangga mayroon ang bawat bata? So, ilang mangga daw lahat? Eunice? 12 po. Okay, ilan daw maghahati na bata, Buena? Apat po. Okay. Apat na bata. Okay, hatiin nga natin. Magbilang tayo ng isa, dalawa, tatlo para sa isang bata. Isa, dalawa, tatlo, dalawa,
Ay, tuloy-tuloy nyo lang yung pagbibilang mga bata hanggang makubo tayo ng... 1, 2, 3. Ay, ngayon mga bata, ang tanong, ilang mangga mayroon ang bawat bata? Jenny V. Ilang mangga ang bawat bata? Bawat bata po ay 3. Ano po? 3 po ang bawat bata. Okay, magaling. Meron silang tatatlong mangga bawat bata. So, 1, 2, 3. Ayan, 3 sila. Okay, magaling, Jenny P. Okay, 3. Okay, paano naman isusulat ang division equation? Okay, dividend. Ano ang magiging dividend natin? Julius, ilang mangga lahat? 12 po. Okay, magaling. Okay, ang divisor natin, ilang bata ang naghati sa sa 12 mangga? Eunice? 4 po. Okay, 4. At ang quotient natin, tigi ilang mangga sila? Eva? Nandiyan na ba si Eva? 3 po, ma'am. 3 po. Okay, 3. So ang ating division equation ay 12 divided by 4 equals 3. Okay, naunawaan nyo ba ang tungkol sa equal sharing mga bata? May katanungan ba kayo? Naunawaan ba? Opo! Okay. Nagagalak akong marinig at naunawaan nyo ang tungkol sa equal sharing. Okay, ngayon naman, meron akong inihandang anong tawag dito sa hawak ko? Okay, meron ako ditong oranges. Ayan, paborito nyo rin ba ito? Opo, teacher. Okay. Opo. Paborito nila. So, ilan ang hawak kong oranges? Bilangin nga. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. Okay. 4. Kapag ang 4 na oranges na ito ay hinati ko sa 2, tigilan kaya bawat 1? 2. 2 po. Okay, magaling mga bata. Meron silang tig 2 po. Na 2. Ang 2 bata ay merong tig na 2 oranges. Okay, sino sa inyo ang magsusulat or magbibigay magbibigay sa akin ng division equation? Okay, meron akong 4 na oranges. Hinati ko sa 2. At ang bawat isa ay may 2. May 2 oranges. Eunice, naaari mo ba kasulat sa screen? Ma'am. Yun na sa screen. Okay, may nakikita ka dyang parang pencil, Eunice. Gamitin mo lang yon. Annotation ko ang tawag dyan. Okay, sulat niya. Division equation. Okay, magaling, Eunice. Nakikita niyo ba ang may sulat ni Eunice? Nakita niyo ba mga bata? Okay, basahin nga natin. 4. Divided by 2 equals 2. Okay, mahusay Eunice. Marunong kang magsulat ng division equation. Ay, ngayon naman, dumako tayo sa sunod na ating pag-aaralan ang tungkol sa repeated subtraction. Okay, class. Repeated. Pag sinabi natin repeated, ano ito sa Tagalog? Ulit. Okay, magagaling talaga ang aking mga estudyante. Okay, inuulit. Okay, subtraction. Di ba na pag-aaralan na natin ang tungkol sa subtraction? Ano ang subtraction sa Tagalog? Cindy? Pagbabawas. Okay, magaling hindi nakatandaan mo ba ang Tagalog ng subtraction, pagbabawas. Okay, pag sinabi natin repeated subtraction class, ito ay ang ulit-ulit na pagbabawas ng bilang
hanggang ang matirang sagot ay 0. Okay, para mas maunawaan nyo, okay. Meron din tayong division equation dito ha. Sa pagsusulat ng kaugnay na equation gamit ang repeated subtraction, gumamit ng pinakamataas na minwend bilang dividend at ang magkaparehong subtrahend na magiging divisor. Okay, para mas maunawaan nyo, meron akong inihandang halimbawa. Basahin mo nga, Roan. Halimbawa, si Marites ay may tatlong matalik na kaibigan. Ito ay sina Marifel, Marisol, at Mariposa. Nais niyang bigyan ang mga ito ng paborito nilang candy. Ilan kaya ang dapat ibigay ni Marites sa bawat isa kung mayroon siyang siyam na candy? Okay, magaling. Magaling, Roan, dahil magbilis ka nang magbasa. Salamat po, teacher. Walang anuman, Roan. Pagpatuloy mo yan. Okay, mula sa binasa ni Roan na halimbawa, okay, ilan daw lahat ng candy meron si Marites Julius? Ma'am, si Marites po ay merong siyam na candy. Okay, matgaling Julius. Si Marites ay may siyam na candy. Ilan ang kaibigan ni Marites? Eva? Eva, ilan ang matalik na kaibigan ni Marites? Andiyan pa ba si tatlo po, ma. Okay, tatlo. Ay, sino-sino ang mga ito? Cindy? Okay. Sina Maricel, Marisol, at Mariposa po, ma'am. Okay, magaling Cindy. Si Maricel, Mariposa, at si Marisol. Okay, ano yung tinatanong sa ating halimbawa? Cherry Ann. Diyan pa ba si Cherry Ann? Paborit po ng talong. Ang ingay po kasi lang mga katabi ko. Okay, mute po yung ano ha, microphone po natin pag hindi ginagamit or hindi tinatawag. Okay, ilan, ano daw yung tinatanong sa ating halimbawa? Tanong po ay, ilan kaya ang dapat ibigay ni Marites sa bawat isa kung mayroon siyang siyam na candy? Okay, magaling. So, alamin natin kung ilan ang ibibigay ni Marites bawat isa. So, meron tayo dito ang siyam na candy. Okay, para malaman natin kung ilan ang ibibigay ni Marites, gagamit tayo ng repeated subtraction. Or paulit-ulit na pagbabawas hanggang makuha na lang ay hanggang makuha na lang na sagot ay 0. Okay. So, 9 dahil 9 ang ating candy minus 3, 3 dahil 3 ang kanyang kaibigan equals 6. Okay. 6 minus 3 equals 3. And 3 minus 3 equals 0. So, meron na tayong 0 na sagot dito. Ibig sabihin, okay na yung ating repeated subtraction. Sa ilang beses nagbawas ng 3? Okay, Bena? Tatlo po. Okay, tatlo. So, meron tayong isa, dalawa, at tatlo. Ibig sabihin, meron silang tigilang candy. Eunice. Tigilang candy yung mga kaibigan ni Marites? Tatlo po, ma'am. Okay, tatlo. Tandaan mga bata, kung ilang beses kayo nagbawas, ay yun yung inyong magiging quotient. Naintindihan po? Naintindihan po ba? Yun ang magiging quotient po natin, ha? Oo. Okay, paano natin isusulat ang division equation? Okay. Una, isusulat natin ang kabuuang bilang ng candy. Okay, mag-ano ako dito? Okay, 9. Divided by... Okay, ilan... Okay, anong numero or ilan yung kaibigan ni Marites? 3. Kaya 3, 9 divided by 3 equals, ilang beses nagbawas ng 3?
Okay, isa, dalawa, tatlo. So, ang ating division equation ay 9 divided by 3 equals 3. Naunawaan ba mga bata? Opo. Si Eunice lang po ba ang nakakaunawa? Hindi po. I-open po ang mind po namin. Very good. Okay, 9 divided by 3 equals 3. Okay, pangalawang halimbawa. Okay, maaari nyo ba itong basahin? Gusto ko si Genevieve magbasa. Genevieve. Opo, yes ma'am. Pakibasa ka, Genevieve. At na lapis, gusto niya itong ibigay sa dalawa niyang kamag-aral na si Jose at Pedro. Tigilan kayang lapis ang dalawang niyang kamag-aral. Okay, ilan lahat ng lapis? Meron tayong? Apat. Okay, apat na lapis. Okay, sino-sino yung mga kaibigan ni Mario? Si Jose at Pedro. Okay. Si Jose at Pedro. Okay, tigilan kaya silang lapis. Okay, tingnan nga natin kung tama kayo. Sabi nyo, tigdalawa silang lapis. So, meron tayong okay, four. Okay, gusto ko mga bata, kayo yung magsusulat dito sa screen. Okay, Julius, maaari mo bang isulat ng repeated subtraction ng halimbawa natin? Okay. Sige po, ma'am. Isulat mo nga. Pakimute po ang ating microphone, Cindy. Ay, sorry po. Okay, 4 minus 2 equals 2. Okay, magaling Julius. Ang galing naman ni Julius. Okay, sino naman ang magsusulat ng division equation sa ating screen? Roan, maaari mo bang isulat? Saglit lang po, ma'am. Hindi ko okay, Roan. Ano po yun, ma'am? Division equation naman sa'yo. Ano po yun? Ma'am, di daw niya alam. Kaya mo yan, Roan. Magtiwala ka sa sarili mo. Okay, magaling, Roan. Okay, mula sa division equation, okay, ilan or tig-ilan ang bawat bata ng lapis? Tig-ilan daw sila. Ano ang quotient natin? Eunice? Opo, ma'am. Okay, magaling. Two. Meron silang tig-dalawang lapis bawat isa. Okay, may mga katanungan ba kayo tungkol sa division equation, mga bata? May tanong po ba? Wala na po. Okay, wala. Kung wala na, tumako tayo sa equal jumps sa number 9. Okay, equal jumps sa number 9. Ano ba ito? Okay, ito ay ang paghahati na magagawa sa pagtalon pabalik ng magkakasing laki. Okay, number line ay isang tuwid na linya na may bilog, ay na may bilang at kinagamitan ng araw para may pakita ang equal jumps. Ano ba itong number line na ito? May ideya ba kayo kung ano ito? Okay, ganito ang itsura ng number line mga bata ha. Tignan nyo sa screen. So, meron siyang tuwid na linya na may mga
bilang. Ang tawag po dito ay number 9. Okay, para maunawaan nyo kung ano ang equal jump sa number line, meron tayong halimbawa. Basahin mo nga ang nasa itaas na bahagi ng screen. Eva? Eva, pakibasa nga. Gamit ang number line, kung paano ipinakita ang paghahati ng 36 metrong tali sa apat. Okay, salamat Eva. Okay, may nakikita kayo number 9 dito na meron ng mga numero. Ito ay nakahati na sa tig sa 4. So meron tayong 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, at 36. Sabi po sa equal jump sa number line, ang paghahati ay magagawa sa pagtalon pabalik ng magkakasing laki. So pabalik po tayo ha, mag-umpisa tayo sa 36. Ilang talon kaya ang magagawa natin? Magbilang mga bata, isa. Sabay-sabay sa pagbibilang, isa. Isa. Dalawa. Dalawa. Tatlo. Tatlo. Apat. Apat. Lima. Lima. Anim. Anim. Pito. Pito. Walo. Walo. Okay, napansin niyo mga bata na pabalik tayo. So, 36, mula 36, tumalon tayo sa 32. Nagbawas lang tayo ng tig, apat, hanggang makarating po tayo sa 0. So, ilang talon kayang nagawa natin? Meron tayong? Siyam ilang talon? Cindy? Talon po, ma'am. Ilang talon, Cindy? Pakiulit. Siyam na talon po, ma'am. Okay, nakagawa tayo ng siyam na talon. Okay, so talon po. Dito sa 36 metrong tali, pag hinati sa apat, meron tayong, ano magiging sagot natin? Siyam. Siyam, magaling. Okay, ngayon naman, paano natin isusulat ang division equation nito? Maari mo bang isulat? Bena, sa screen. Okay, magaling, Buena. Ay, meron tayong 36 divided by 4 equals 9. Ayan yung sinulat ni Buena. Nakikita nyo ba yung sinulat ni Buena, class? Opo. Okay. So, ang ating division equation ay 36 divided by 4 equals 9. Liburahin ko lang, ha. Okay, gusto nyo pa ba ng isa pang halimbawa? Mga bata, gusto nyo pa ba ng isang halimbawa? Tantahimik na ninyo. Pakibukas, pakibukas po ang microphone ninyo kapag kayo nagsasalita. Opo! Okay. Okay, meron tayo dito 10 divided by 2. Okay, maari mo bang hulaan kung ano ang magiging sagot? Cherry Ann? 10 divided by 2, ano magiging sagot? Cherry Ann? Pag ang 10 hinatin sa tiga dalawa, ano po? 5 po. Sulat ba ma'am? 5 po. Ay, sulat mo nga. Ito po. O, isulat mo sapat lang. Ano po? Color pink. Wow, favorite mo siguro ang kulay pink. Okay, magaling. Magaling, Cherry Ann. Okay, tignan nga natin kung tamang sagot ni Cherry Ann. May isang talon, dalawa, ikatlo, ikaapat, at ikalima. So, meron tayong... Okay, tamang sagot ni Cherry Ann. Meron tayong 5. 10 divided by 5 equals 5. Okay, naunawaan nyo ba ang tungkol sa equal jump sa number line, class? Opo, ma'am. Okay, natutuwa ko marinig na naintindihan nyo. Ngayon, meron tayong
angkatang or gawain sa pagkatuto bilang isa. Ang gagawin nyo lang mga bata, angkati ng mga bagay ayon sa ibinigay na bahagi. Tukuyin ang bilang ng bawat bahagi. Sundan ang halimbawa sa ibaba. So meron tayong halimbawa dito. Okay, so meron tayo ditong apat na bahagi. So hinati ang tambol sa apat na bahagi. So isa, dalawa, tatlo, at apat. So ang gagawin nyo, bibilugan nyo lang ha. Tapos dito sa bandang ibaba, sa patlang, isusulat nyo kung ilang bagay ang nasa bawat bahagi. O tulad dito sa tambol, tigtatatlo po sila, di ba? Kaya sinulat ko dito ang tatlo. Okay, handa na ba kayo? Magtatawag ako isa-isa ng sasagot. Handa na ba mga bata? Apo. Okay, Helen. Maari mo bang bilugan ng dalawang bahagi ang ating mga larawan? Ito ay mga larawan ng gitara. Gamit ang annotation, anak. Pindutin mo lang parang pencil dyan. Pa, nakarunong ito. Ano daw? Dalawang bahagi po, ma'am. Opo, dalawang bahagi po. Hatiin mo po siya gamit ng annotation. After, sagot lang po. Paano ba ito? Ay, ayaw, ma'am. Ito? Ayan, magaling. O, sige, pangalawa pa. Ito? Ayan, magaling, Helen. Ayan po. Ayan, ilang gitara kaya bawat bahagi? Eva, maaari mo bang isulat sa ating patlang? Ilan ang bawat bahagi? Ilang gitara? Andiyan po ba si Eva? Okay, hindi lang naisulat ni Eva sa patlang, pero tama ang kanyang sagot. Apat. Okay, sunod tayo. Try ko lang mga bata. Ha? Okay, next. Limang bahagi naman. Eunice, maaari mo bang hatiin ito sa limang bahagi? Gamit ang annotation. Ma'am, ako po. Si Eunice, mamaya ka na ha. Sino yun? Si Jenny D? O, sunod ka, Jenny D. Alam niya na gamitin. Ako na po, ma'am. Bahagi. Sino ba? Siya daw muna. Si Eunice ako muna, Jenny D, ha? Painis ka naman, ma'am. Ayaw. Okay, magaling, Eunice. O, maaari mo bang isulat kung ilan ang bawat bahagi, Jenny D? Sulat mo nga sa patlang. Sulat mo. Teka muna, ma'am. Ano pa ako? Masa lang ba na? Saan ko susulat? Saan ko susulat? Masa na yung... Masa na yung... Ayan yung cursor. Masa na. Saglit lang, ma'am. Nawala po ballpen. Lapis mo yung parang ano, parang lapis dyan. Oh, nawala yung ballpen eh. Nawawala pa, hanap mo sa katabi mo. Ito lang yung malaki. Ano po? Saan ko nasusulat? Ay, nasundo ka na po. Pen, ba't ganun? Pangit. Ma'am, saglit lang po. Grade 2 lang eh. Okay lang yan, Jenny V. Kaya mo yan. Sige, go, nasulat ka na. Nasulat ba? Pen. Ang pangit na. Sulat lang lang, touchscreen naman ito. Touchscreen naman ko lang yan eh. Pinahirapan mo pa ako. Ano ba? Yeah. Ano lang, ilan lang, tig-ilan lang bawat bahagi, Jenny B? Hindi division equation? Okay, maaari mo ba siyang tulungan? Cherry Ann? 4, 5. 5 po, ma'am. Sige, ilan bawat bahagi?
Okay, dalawa lang po. Bawal, bahagi. Okay, sunod. Ito naman tayo sa ikatlo. Okay, tatlong bahagi. Maari mo ba itong hatiin ng tatlong bahagi? Buena? Buena, ikaw nga. Hatiin mo nga ito sa tatlong bahagi. Maari mo ba siyang tulungan? Julius? Ito na po, teacher. Andyan na siya, Buena. Dilugan mo lang, Buena, ang tatlong bahagi. Wait lang po, teacher. Pili pa akong kulay. Sige, marami kayong pagpipilian na kulay dyan. Isa, dalawa. Hello, okay, magaling, Buena. Sulat kung ilan bawat bahagi o ilang bawat bahagi, Julius. Sulat mo nga sapat lang. Okay, magaling, Julius. Ay, sunod. Imurahin lang natin. Okay, dito naman tayo sa mga mangga. Apat na bahagi. Hatiin mo nga ito. Gusto ko si Rosella. Gusto kong sumagot si Rosella. Ay, Rosella, andyan ka pa? Ma'am, nasa CR po. Okay, Cherry. Ma'am, nasa CR. Nasa CR nan. Okay, okay lang po mag-CR. Okay, Cherry Lynn, ikaw nga ang maghati sa apat na bahagi. Gamit ang annotation. Sa CR po, teacher. Okay, Cher. O, tulungan mo nga, Eunice. Isa, dalawa, tatlo. Cherry Ann, ano sinusulat mo, Cherry Ann? Okay, apat. Okay, Cherry Ann, maaari mo bang isulat kung tig-ilang mangga bawat bahagi? Eunice, bakit mo na binura yung iyong ano? Drawing? Okay, meron tayong apat or tiga apat na mangga bawat bilang. Okay, sunod. Okay, sunod tayo sa ikalima. Okay, ano nakikita nyo? Mga kotse. Ang ganda ng kotse, mga bata, no? Okay, gusto kong hatiin ito sa sampung bahagi ni... Okay, dahil si Julius ang ating lalaki dito. Julius, hatiin mo nga sa sampung bahagi. Opo, sampung bahagi. Oo. 20 yan. Tignan natin si Julius, ha? Pumipili pa ata ng magandang kulay si Julius. Okay. Ayan. Okay. Salamat, Julius. Magaling. Okay, Roan, maaari mo bang isulat kung ilan bawat bahagi? Sapat lang. Bagal mo naman. Sige, ilan bawat bahagi, Roan? Okay. Kung ilan lang, ano, Roan? Hindi division equation. Okay, mga...
Okay, maaari mo bang, Roan, kaya? Eraser. Andyan, may eraser po dyan. Ay, okay lang yan. Sulat mo na kung ilang. Ilan bawat bahagi. Julius, nabura yung isang bilog mo. Julius, binura mo yan. O, Ben, natulungan mo nga si Roan. Ayan, magaling. Meron dalawa bawat pangkat. Okay, sunod na. Kaya yun mga bata, tayo ay dumako sa sunod yung gawain. Okay, gusto kong maglabas kayo ng inyong sagutang papel. Okay, sabi dito, isulat ang repeated subtraction upang may pakita ang paghahati. Okay, susulat nyo rin ang division equation. Meron tayong example or halimbawa dito para mas mabilis nyong magawa. Okay, basahin mo nga example, Bena. Alimbawa, ipinamahagi sa apat na magkakaibigan ang 20 donut. Okay, meron kayong nakikita ang repeated subtraction dyan, di ba? Okay, gagayahin nyo lang or ganyan lang inyong gagawin. Okay, naintindihan ba kung anong gagawin mga bata? Opo. Si Bena lang po. Okay, meron ding division equation. Susulat din kayo ng division. Opo, ma'am. Okay, umpisahan ang gawain. Meron kayong 3 minuto para gawin ito. Sa papel po ha. Narinig? Ako dito sa kodi ko. Cheer sound. Meron na, narinig na. Pwede kong i-mute. Tapos na ba mga bata? Opo! Okay, check na natin. Okay, tatama nyo ang inyong mga sariling papel. Pero tandaan, maging tapat sa pagtatama ng inyong mga sagot. Opo. Okay, una, pakibasa nga. Julius. Una.
ibinahagi ang sampo na mangga sa lima na bata. Okay. Ang repeated subtraction natin, tignan nyo kung tamang sagot nyo, ha? Okay. 10 minus 5 equals 5. 5 minus 5 equals 0. Division equation, 10 divided by 5 equals 2. Kay sino sa inyo nakakuha? Oh. Itaas lang sa may? Okay. Matusa. Pangalawa, pakibasa nga. Buena. Ang 18 na papaya ay hinati sa 3 tao. Okay. Ano ang ating repeated subtraction? Ay tignan kung tama ang sagot. Ang ating division equation. Ay sino-sino ang mga nakakuha? Itaas na ang kamay. Merong emoji dyan na raise hand. Itaas na ang kamay. Okay, Matt. Okay, sunod. Pakibasa nga, Cherry Ann. Ito, Tom Jones. Cherry Ann? Vena, pakihapin yung talong microphone mo, Vena. Okay. Pakitunungan nga siya sa pagbabasa. Eunice, pakibasa nga ang number 3. Ma'am, ano po yun? Babasahin. Ikaw na lang, Mary Ann. Basahin mo nga ang ikatlong bilang. Ipinamigay ang 15 lapis sa 5 bata. Okay, para sa sagot, tingnan kung tama. Tama ang inyong mga kasagutan. Opo. Okay, taas nga ang kamay ng mga nakasagot ng tama. Okay, matapos. Sunod, nakibasa nga Helen. Helen? Wala, wala pa ma'am. Hindi pa nakikita. Kaya yan na, naka-open ka na. Ang apat. Number. Apat. Ibinahagi ang 6 na lata ng sardinas sa 3 pamilya. Okay, salamat Helen. Okay, para sa inyong repeated subtraction. Ayan, tingnan nyo kung tama kayo. At division equation. Ay 6 minus 3 equals 3, 3 minus 3 equals 0. At division equation, 6 divided by 3 equals 2. Okay, taas ang kamay ng mga nakakuha. Lahat ba kayo? Okay, magagaling naman dito. Okay, at ang panghuling bilang, basahin mo nga, Eva. Nandiyan po ba si Eva? Tunguan ang 4 na magkapatid ang 8 sagutang papel. Okay, salamat Eva. Okay, para sa inyong repeated subtraction, 8 minus 4 equals 4, 4 minus 4 equals 0. At division equation, 8 divided by 4 equals 2. Okay, sino sa inyo ang mga nakakuha ng tamang sagot? Taas ang kamay. Wow, ang gagaling naman nila. Kayong lahat ay... Okay, natutuwa ko mga bata dahil lahat kayo ay... nakakaunawa or naunawaan ang ating paksang aralin ngayong tanghali. Ngayon, meron tayong pangkatang gawain. Pero bago yan, mayroon tayong mga dapat tandaan pag nagsasagawa kayo ng pangkatang gawain. Magbigay ka nga ng isa, Eunice. Eunice, magbigay ka nga ng isa. Makibahagi sa mga paggrupo. Okay, magaling. Roan, ano pa? Ano ba ang alituntunin sa pangkatang gawain? Linisin ang area pagkatapos ng gawain. Okay. Narito pa ang mga ibang alituntunin sa pangkatang gawain. Ay makibahagi sa paggawa sa mga kasama. Tapusin ang gawain sa itinakdang oras.
at makipagtulungan at magkaisa sa paggawa. Okay. Para sa pangkatwan, tignan nyo kung ano ang inyong magiging gawain. Okay. Basahin nga pangkatwan ang inyong gawain ng sabay-sabay. Eunice, Mercy, Mary Ann at Cindy. Basahin nga ng sabay-sabay. Eunice, Mercy at Cindy at Mary Ann. Iguhit. Asa na sila? Mercy? Eunice? Iguhit at ibahagi mo. Okay. Ano kaya ang tungkol dito? Okay. Matgaling group, narito ang inyong gawain. Gamit ang equal sharing, kumuhit ng 10 bahay. Pagkatapos itong iguhit, hatiin ito sa 5 pangkat at alamin kung ilang bahay mayroon ang bawat pangkat. Isulat din ang division equation nito. Okay, naintindihan nyo ba pangkat 1 ang inyong gagawin? Okay. Pangkat 2, narin ko ang inyong gawain. Okay, isulat mo. Okay, narito ang panuto. Sulat ang repeated subtraction equation upang maipakita ang paghahati. Isulat din ang division equation. Okay, may binigay akong sitwasyon dyan. Group 2 ha. Matusay group ha. Julius, Roan, Eva, Genevieve at Helen. Okay, paki-screen, paki-picturean po ang inyong gawain. Okay, ikatlong grupo. Narito ang inyong gawain. Ipakita mo. Okay, narito ang panuto. Gamit ng equal jump sa number line, ipakita kung paano hahatiin ang 15 lattice sa 5 tao. Isulat ang division equation nito. Okay, pakipicturan po. Okay, meron kayong 5 minuto para gawin ang inyong pangkatang gawain. Okay, ang inyong 5 minuto ay mag-uumpisa ngayon. Tapos na po ba? Pangkatuan, tapos na ba? Opo. Okay, ang pangkatu, tapos na rin ba? Julius, Roan? Tapos na po kayo? Opo. Ay, mukhang hindi pa tapos ang pangkatu dahil naka-focus sila sa kanilang ginagawa. Ang pangkatri? Pangkatri, tapos na po kayo? Sino ba yung ating pangkatri? Sila...
Bakit? Hindi pa sila. Ang hatuan pa lang ang Jul. Okay, pangkat 3, tapos na ba kayo? Opo. Okay, tapos na ang pangkat 3. Ang pangkat 3. Tapos na ba, Julius, Roan? Sino pa yung kasama nyo? Si... Ay, si Rohan, Eva, Jenny, Bea, Helen. Tapos na ba? Tatlong kilometers. Julius, Rohan. Pangkat to na lang po ang ating hinihintay. Okay. Tapos na. So ngayon, tayo na ay dadako sa presentation ng inyong gawain. Okay. Sa pangkat 1. Eunice, Mercy, Cindy, Mary Ann. Sino magbabahagi ng inyong gawain? Ako, ma'am. Okay, Eunice, maaari mo bang ipakita? Basahin? Okay. Meron po kami ditong... Nag-drawing po kami ng 10 bahay at hinati po ito sa 5 bahagi. Ang sagot po ay tagdadalawa. 10 divided by 5 equals 2. Okay, magaling. Pangkat 1. Maaari ba nating bigyan sila ng very good clap? Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay. Paki-open ang iyong pagkayang kumapalakpak, ha? Okay, pangkat 2. Julius, Roan, Eva, Genevieve. Sinong magbabahagi sa inyo? Ma'am. Okay, Julius. Pakitapat sa screen ang inyong ginawa. I blurred. Wait lang po, ma'am. Dapat ko na gumawa, Rohan. Okay, sige nga. Pakibasa nga ngayong gawa. Ano? Repeated subtraction. Ito po ang gawa ng proof 2. Yung 30 po na bigas ay papamahagi po sa 10 pamilya. So meron po silang, ang 10 pamilya po ay may tig-3 sakong bigas. Okay, pakibasa nga repeated subtraction nyo. 30 minus 10 equals 20. Okay. 20 minus 10 equals 10. 10 minus 10 equals 0. Okay, magaling. How, ang inyo namang division equation? Ang division equation po ay 30 divided by 10 equals 3. Okay, magaling. Pangkat 2. Bigyan nga natin sila ng opaklap. Alam nyo ba yung opaklap? Ganito lang yun, mga bata. Okay, pakibukas ang inyong microphone. Okay, 1, 2, 3.
One, two, three. Opa. Okay, pang-katri naman tayo. Cherilyn, Buena, Cherry, at RG. Okay, sinong magbabahagi sa inyo? Buena. Ako nga po, teacher. Ito po, teacher, yung sagot po namin. Okay. Yung 15 po, naka isa, dalawa, tatlong talon po kami. Kaya po, 15 divided by 5 is equals to 3. Okay, magaling. Pangkat, tatlo or proof 3. Bigyan nga natin sila ng, alam nyo ba yung fireworks clap? Okay, bigyan natin ng fireworks clap ang group 3, ha? Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boom! Okay. Okay, ang gagaling nyo, mga bata. Binabati ko kayong lahat. Okay, para sa inyo namang individual na gawain, meron kayong dalawang, tatlong minuto para ito ay gawin. Okay, bibigay nyo lang ang quotient. Okay, gawin to sa inyong papel. Okay, 10 divided by 5, isulat ang sagot sa papel. Okay, tapos na ba? Okay, 8 divided by 3. Teacher. 9 divided by 3. 4 divided by 2. Tapos na. 12 divided by 2. Tapos na. Okay, number 1. Buena. 10 divided by 5 is equals to 2. Magaling. Eunice, pangalawa. 8 divided by 2 is equals to 4. Susunod, Julius. 9 divided by 3 is equals to 3. Susunod, Rohan. 4 divided by 2 is equal to 2. Okay, magaling. At ang panghuli, Cherry Ann, pakibasa nga at pakisagutan. Nag-CR si Cherry. Okay, ikaw na lang, Eva. Eva? Okay, sino sa inyo nakakuha ng 5? Oh, teacher! Ang gagaling naman ng mga batang ito. Okay, 4. 3. Okay, lahat kayo ay? Bro, ano na nakuha mo? Okay, perfect daw siya, Buena. Okay. Perfect po ako, teacher. Perfect daw po siya. Magagaling mga bata. Dahil lahat kayo ay nakakuha ng perfect score. Okay, ngayon, para sa ating paglalahat, ano ulit ang paghahati? Denise? Oh. Okay, Eunice. Ang paghahati at division sa English. Okay, ang paghahati ay tinatawag ng division sa English. Okay, ito ay proseso kung saan hinahati natin ang bawat bilang ayon sa nakasaad pa na isa pang bilang. Okay, ano-ano yung mga paraan upang may larawan or may pakita natin ang paghahati? Yung mga diniscuss natin kanina. Okay, Roan, magbigay ng isa. Equal shading. Ano po? Roan? Equal sharing. Okay, meaning equal sharing. Ano pa, Julius? Ma'am, repeated subtraction. Okay, magaling Julius. At Buena, ang huli? Equal jump sa number line po, teacher. Okay, magaling. Julius, maaaring bang i-mute ang iyong microphone? Okay, salamat po. Okay, tandaan mga bata,
na sa pagsusulat ng kaugnay na equation gamit ang equal sharing, kailangan alamin ang kabuuang bilang ng mga bagay sa isang set o grupo at hatiin ito ayon sa bilang o dami ng kasama sa pangkat. Okay, sa pagsulat naman sa repeated subtraction, gumamit ng pinakamataas na minuend, gumamit ng pinakamataas na minuend bilang dividend at ang magkakaparehong subtrahend na magiging divisor. Okay, kumuha ng inyong sagutang papel at sagutan ang ating maikling pagsusulit. Basahin niya ang panuto. Piliin ang pangsalita kukompleto sa pangusap. Isulat ang letra ng tamang sagot. Isulat. Ay, basahin mo nga. Isulat ang tamang division equation ng mga sumusunod na sitwasyon gamit ang iba't ibang pamamaraan. Okay, isulat ang tamang division equation ng sumusunod na sitwasyon gamit ang iba't ibang pamamaraan. Okay, meron kayong 3 minuto para tapusin ang inyong gawain. Isa na itaas na ang kamay ng mga tapos na. Ito pa lang natatapos. Tayo na ay magtatama ng inyong mga kasagutan. Okay. Gaya ng dati, kayo magtatama at maging tapat sa pagtatama ng inyong mga sagot. Okay. Para sa unang bilang, okay, ano ang ating magiging division equation dito, Eunice? Basahin mo nga yung sagot. 10 divided by 5 is equal to... Okay, magaling. Sa pangalawang bilang, sino ang magbibigay ng division equation? Si Jaden may 6 na rambutan. Gusto niyang hatiin ito sa 3 niyang kaibigan. Ilang rambutan meron ang bawat isa? Julius? 6 divided by 3 equals 2. Okay, magaling. Sa tatlong bilang, binahagi ang 15 lapis sa 5 mag-aaral ng Sinigulasan Elementary School. Roan? Nakibigay ang division equation. 15 divided by 5 is equal to 3. Okay, magaling. Pang-apat, Buena. Tama. Pinaghatian ng apat na magkakaibigan ang 8 lansones. Okay, division equation.
8 divided by 4 equals 2. Okay, mas galing. Okay, ang lima. Huling bilang. Basahin mo nga, Mary Ann. At ang iyong sagot, pakibigay. Mary Ann. Mary Ann, tulungan mo nga siya, Eva. Ang 20 na upas sa ipinamigay sa 10 bata. 20 divided by 10 equals 2. Okay, matusay, Eva. Okay, sino-sino sa inyo ang nakakuha ng 5 puntos? Pakitaas ako po, ma'am. Wow, magaling naman ninyo. Bigyan nyo nga ang inyong mga sarili ng 5 palakpak. Sa 2, 3, 4, 5. Ang patalino ng mga bata. Okay. Husay, binabati. Okay. Para sa inyong takdang aralin, basahin mo nga ito, Roan. Saglit lang. Ano to? Sumulat ng tig-isang halimbawa ng pagkahati gamit ang equal sharing. Repeated subtraction at equal jump sa number line. Okay, salamat, Roan, sa pagbabasa. Okay, so para sa inyong takdang aralin, isusulat ko ito sa isang malinis na papel at ipapasa sa susunod nating online class. Magbibigay ako ng link ng inyong pagpapasahan. Okay. Meron din tayo dito pagninilay mga bata, ha? Susulat nyo dito kung ano inyong naunawaan, nababatid, at naisasagawa ko na na ano. Susulat nyo lang sapat lang yan. Sabay na ipapasa nyo ito sa inyong takdang aralin. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Paalam. Paalam po. Paalam po. Paalam po. Paalam po. Thank you po, ma'am. Thank you, Julius. Madam, salamat po sa inyong participation. Wait lang, best. Lang stop share ko. May 1, 2, 3. Sa pa? Ay, last page. Wala na, yun lang naman. May 1, 2, 3. Okay, salamat po. Roan, crush ka daw.